Magandang araw! Welcome sa ating klase sa Pilipino 10 ngayong unang markahan, Module 1. Ang ating aralin ay tungkol sa mitolohiya, gamit ng pandiwa, at focus ng pandiwa. Simulan natin sa ilang mga definisyon. Mitolohiya, akdang pampanitikang tinatampukan ng mga kwento tungkol sa Diyos at Diyosa. Pandiwa, bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos o galaw at nagbibigay buhay sa lipon ng mga salita. Focus ng pandiwa, ito naman ang tawag sa relasyon ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. Mayroong halimbawa ng mitolohiya sa pahina 8 hanggang 10 ng inyong module. Ito ay may pamagat na si Pygmalion at si Galatea, isang mitolohiyang Griyego. Dumako naman tayo sa gamit ng pandiwa. Ang pandiwa ay ginagamit sa pagpapahayag ng aksyon, karanasan at pangyayari. Tara, ating alamin kung ano-ano ang mga pagkakaiba ng tatlong gamit. Pandiwa bilang karanasan. Nagpapahayag ng karanasan ang pandiwa kapag may damdamin. Dahil dito, may nakararanas ng damdamin na inihuhudyat ng pandiwa. Maaring magpahayag ang pandiwa ng karanasan o damdamin sa ganitong sitwasyon may tagaranas ng damdamin o saloobin. Halimbawa, si Aphrodite ay nalungkot sa balita tungkol kay Pygmalion. Ang pandiwa ay ang pandiwang nalungkot. Ang tagaranas ay si Aphrodite. Kung mapapansin nyo, ang pandiwang nalungkot ay nagpapahayag ng damdamin o emosyon. At mayroong nakaranas ng emosyon o damdamin na iyon. At iyon nga ay si Aphrodite. Kaya ang pandiwang nalungkot ay ginamit sa pangungusap na ito bilang karanasan. Isa pang halimbawa, sumimangot si Pygmalion sa mga babaeng nasa paligid. Ang pandiwang ginamit ay sumimangot. Ang nakaranas ay si Pygmalion. Ang pandiwang sumimangot ay nagpapahayag rin ng emosyon o damdamin. At sa pangungusap na ito ay mayroon ding nakaranas o nakadama ng emosyon na iyon. At iyon ay si Pygmalion. Kaya ang pandiwang sumimangot ay nagsasaad rin ng karanasan. Pandiwa bilang aksyon. May aksyon ang pandiwa kapag may aktor o tagaganap ng aksyon o kilos. Maaaring tao o bagay ang aktor. Mabubuo ang mga pandiwang ito sa tulong ng mga panlabing nag, mag, ma, mang, maki, mag-an, at iba pa. Halimbawa, nagtungo si Pygmalion sa templo ng Diyos ng pag-ibig. Ang pandiwa ay nagtungo. Ang aktor ay si Pygmalion. Ang pandiwang ginamit dito ay nagtungo. Mayroon namang aktor o siyang gumawa ng kilos ng pandiwang nagtungo. At iyon ay si Pygmalion. Walang karanasan na ipinakita rito dahil wala namang emosyon na isinaad. Kaya naman ang pandiwang nagtungo ay ginamit bilang aksyon. Isa pang halimbawa, pumayag si Galatea sa kasal na nais ng binata. Ang pandiwa, pumayag. Ang aktor, si Galatea. Ang pandiwang pumayag ay nagpapakita ng aksyon dahil mayroong aktor o nagsagawa ng kilos nito. At iyon ay si Galatea. Pandiwa bilang pangyayari. Ang pandiwa
ay resulta ng isang pangyayari. Ang pandiwa ay kailangang resulta o bunga ng pangyayari, hindi sanhi o dahilan. Halimbawa, nagkagulo ang mga tagasunod sa pagbagsak ng poste. Ang pandiwang ginamit ay nagkagulo at ang pangyayari na siyang sanhi ay ang pagbagsak ng poste. Mapapansin na kaya nangyari ang pandiwang nagkagulo ay dahil sa pagbagsak ng poste. Ipinapakita na ang pandiwang nagkagulo ay resulta o bunga ng isang pangyayari. Kaya ito ay pandiwang ginamit bilang pangyayari. Isa pang halimbawa, dahil sa pagkahabag sa sarili, nagdasal siya sa silid. Ang pandiwang ginamit ay nagdasal. Ang pangyayari na naging sanhi ay ang pagkahabag sa sarili. Mapapansin na kaya siya nagdasal ay dahil sa pangyayaring nahabag siya sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ang pandiwang nagdasal ay nagpapakita ng pangyayari. Dumako naman tayo sa ating panghuling paksa, ang focus ng pandiwa. Focus ng pandiwa ang tawag sa relasyon ng pandiwa o salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. Tara, ating alamin kung ano-ano ang mga focus ng pandiwa. Focus sa tagaganap. Ito ang focus ng pandiwa kung ang paksa o simuno ng pangungusap ang tagaganap ng kilos ng pandiwa. Sa focus na ito, magagamit sa pandiwa ang panlaping mag, mang, mag-an, at magsipag, an, o han. Pananda ng focus o paksa ang si o sina at ang. Magagamit din ang ako, ka, siya, tayo, kami, kayo, at sila. Halimbawa, ang binatang si Pygmalion ay lumuhod sa harapan ng templo. Dalawa ang kailangan nating hanapin sa pangungusap. Una, ang pandiwa. Ang pandiwa rito ay ang lumuhod. Pangalawa, paksa. Ang paksa dito ay si Pygmalion. Pagkatapos ay kailangan nating alamin kung ano ang relasyon o kinalaman nila sa isa't isa. Kung mapapansin ninyo, ang gumawa ng kilos ng lumuhod ay ang paksa, si Pygmalion. Kaya, ang focus ng pandiwang lumuhod ay focus sa tagaganap. Ang isa pang palatandaan ay ang panlapi sa lumuhod. Ito ay may panlaping Kung babalikan ang depenisyon kanina, ang panlaping ay kasama sa mga ginagamit sa mga pandiwang nasa focus sa tagaganap. Kaya, itong lumuhod ay nasa focus sa tagaganap. Isa pang halimbawa, gumawa ng paraan ang diyosa ng pag-ibig. Ang pandiwang ginamit ay gumawa. Ang paksa ng pangungusap ay ang diyosa ng pag-ibig. Mapapansin na ang diyosa ng pag-ibig ang gumawa o nagsagawa ng kilos ng pandiwang gumawa ng paraan. Kaya, ang pandiwang gumawa ng paraan ay nasa focus sa tagaganap. Focus sa layon. Ito ang focus ng pandiwa kung ang layon ay siyang paksa o binibigyang diin sa pangungusap. Ginagamit na panlapi sa pandiwa ang in o hin, an o han, ma, paki, ipa, at pa. Halimbawa, binuksan niya ang pintuan ng templo makaraan ang malakas na ulan. Mapapansin na ang pandiwang ginamit ay binuksan. At ang paksa ng pangungusap ay ang pintuan ng templo. Makikita na ang paksang ang pintuan ng templo ang siyang ginawan ng kilos ng pandiwang binuksan. Kapag ganito na ang paksa ang ginawan ng kilos ng pandiwa,
Ito ay nasa focus sa layon. Isa pang halimbawa, pinitas ng magkapatid ang mga dahon ng puno ng abukado. Ang pandiwang ginamit dito ay pinitas. Ang paksa ng pangungusap ay ang mga dahon. Mapapansin na ang paksang ang mga dahon ang ginawa ng kilos ng pandiwang pinitas. Kaya ang pandiwang pinitas ay nasa focus rin ng layon. Focus sa ganapan. Ito ang focus ng pandiwa kung ang lugar o pinagganapan ng kilos ang paksa ng pangungusap. Ginagamit sa pagpapahayag ng focus sa ganapan ang mga panlaping makadiwang anhan, pag-anohan, mapag-anorhan, paki-anohan, at ma-an-athan. Halimbawa, ang hardin ang pinagdausan ng kasal ni Pygmalion at Galatea. Ang pandiwang ginamit dito ay ang salitang pinagdausan. At ang paksa ng pangungusap ay ang hardin. Mapapansin na ang pandiwang pinagdausan ay ginanap doon sa paksa ng pangungusap na ang hardin. At ang mga panlaping ginamit sa pandiwa ay pag, in, at an. Mga palatandaan na ang pandiwa ay ginamit sa focus sa ganapan. Isa pang halimbawa, pinagkunan ni Leonard ng inuming tubig ang bukal. Ang pandiwang ginamit naman dito ay pinagkunan at ang paksa ng pangungusap ay ang bukal. Makikita naman na ang pandiwang pinagkunan ay ginanap sa paksang ang bukal. At ang mga panlaping ginamit sa pandiwa ay pag, in, at an. Mga palatandaan na ang pandiwa ay nasa focus sa ganapan. Focus sa pinaglalaanan. Ito ang focus ng pandiwa kung ang tao o bagay na nakinabang sa resulta ng kilos ng pandiwa ang paksa ng pangungusap. Ginagamit sa focus na ito ang mga panlaping makadiwang i, ipag, ma plus ipag, at ipagpa. Halimbawa, igagawa ni Pygmalion ng sisidlan si Galatea. Ang pandiwa sa pangungusap ay igagawa. Ang paksa naman ay si Galatea. Makikita na ang pandiwang igagawa ay si Galatea ang pinaglalaanan o tatanggap ng kilos. At kung susuriin, ang mga panlaping ginamit sa igagawa ay i. Mga palatandaan na ito ay nasa focus sa pinaglalaanan. Narito ang isa pang halimbawa. Bilang regalo, ipagpapatayo ni Peter ng bagong bahay ang kaniyang ina. Ang pandiwang ginamit ay ipagpapatayo. Ang paksa ng pangungusap ay ang kanyang ina. Makikita na ang tatanggap o pinaglalaanan ng pagpapatayo ng bagong bahay ay ang kanyang ina. At kung susuriin, ang pandiwa ay may panlaping ipag. Ito ay mga palatandaan na ang pandiwa ay nasa focus sa pinaglalaanan. Focus sa kagamitan. Ito ang focus ng pandiwa kung ang bagay na ginamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa ang paksa ng pangungusap. Gumagamit ang focus na ito ng mga panlaping ipang, ma plus ipang. Halimbawa, ipinangukit ni Pygmalion sa estatwa ang paet. Mapapansin na ang pandiwang ginamit ay ipinangukit at ang paksa ng pangungusap ay ang paet. Makikita na ang ginamit para maisagawa ang pandiwang ipinangukit ay ang paksang ang paet. Ang mga panlaping ginamit naman ay ipang at in. Ito ang mga palatandaan para masabing ang pandiwa ay nasa focus sa kagamitan.
Isa pang halimbawa, maipanggagamot na niya sa iniindang sakit ang mga tuyong ugat ng halaman. Makikita na ang pandiwang ginamit ay ang maipanggagamot at ang paksa ng pangungusap ay ang mga tuyong ugat. Makikita na upang maisagawa ang maipanggagamot ay gagamitin ang mga tuyong ugat. At kung susuriin ang mga panlaping ginamit sa pandiwa ay ma plus ipang. Mga palatandaang ang pandiwa ay ginamit sa focus sa kagamitan. Focus sa sanhi. Ito ang focus ng pandiwa kung ang paksa ng pangungusap ang dahilan o sanhi ng kilos. Ginagamit sa focus na ito ang mga panlaping makadiwang i, ika, at ikapang. Halimbawa, ikinagalit ni Pygmalion ang paggambala ng mga babae sa kanya. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap na ito ay ikinagalit. Ang paksa naman o pinag-uusapan sa pangungusap ay ang paggambala ng mga babae sa kanya. Kung susuriin, ang sanhi o dahilan ng pagkagalit ni Pygmalion ay ang paggambala ng mga babae sa kanya na siyang paksa ng pangungusap. Ang mga panlaping ginamit naman ay ika at in, mga palatandaan na ang pandiwa ay nasa focus sa sanhi. Isa pang halimbawa, ang pagiging irresponsable ng anak ang ikinabahala ni Mang Serapin. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay ikinabahala. Ang paksang ginamit naman ay ang pagiging irresponsable. Makikita na ang paksang ang pagiging irresponsable ang sanhi o dahilan ng kilos ng pandiwang ikinabahala. Dagdag pa rito, ang ginamit na panlapi ay ika at in, mga palatandaan na ang pandiwa ay nasa focus sa sanhi. Salamat sa pakikinig. Kung ikaw ay may katanungan, maaari kang mag-comment sa ibaba. Salamat sa pakikinig.